Magandang araw mga kapwa Tagiganyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Ako po si SK Beng Maximo at narito kami upang magatid ng updates, announcements, mga reminders at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, February 11, ang ating tatalakayin ay ang mga sumusunod. Taguig City congratulates 33 LANI scholars who are now licensed professionals, violations report, COVID-19 case update at vaccination update sa lungsod ng Taguig. Taguig City congratulates 33 LANI scholars who are now licensed professionals. Isang mainit na pagbati ang pinapaabot ng pamahalaang lungsod ng Taguig sa 33 Lifeline Assistance for Neighbors in Need o LANI Scholarship Program beneficiaries na ngayon ay mga licensed professionals na kumuha at pumasa ng board exam mula Setyembre 2021 hanggang Enero 2022. 6 physicians, 9 nurses, 2 pharmacists, 1 medical technologist, 1 physical therapist, 1 occupational therapist, 5 criminologists, 1 chemical engineer, 4 civil engineers, 2 geodetic engineers, and 1 certified public accountant. Dahil sa kanilang achievement, ang lungsod ng Taguig ay mayroon ng ngayong kabuuang 2,749 licensed professionals mula sa listahan ng mga eskolar ng lungsod. Congratulations and we are so proud of you. Para naman po sa ating violations report, narito ang violations report as of February 10, 2022. Para naman po sa ating COVID-19 case update, nakapagtala ang ating City Epidemiology Disease Surveillance Unit o CEDSU ng mga sumusunod na datos. Narito sa inyong screen ang COVID-19 case updates ng lungsod ng Taguig as of February 10, 2022. Para naman po sa vaccination update ng lungsod as of February 10, nasa inyong mga screen ang bilang ng mga individual na nabakunahan na, nakatanggap na ng first dose at ang bilang ng mga fully vaccinated o nakatanggap na ng second dose. Hinihimok ng lokal na pamahalaan na magparehistro at magpabakuna na ang mga residente at mga nagtatrabaho sa ating lungsod. Ang lahat ng mamamayan na may edad 12 pataas ay maaari ng magparehistro, pati na rin ang mga batang may edad 5 hanggang 11 years old. Magpa-schedule para sa vaccination gamit ang Trace. Antayin lamang ang anunsyo mula sa pamahalaang lungsod ng Taguig sa mga social media platforms nito tulad ng I Love Taguig Facebook page, sa Instagram at Taguig City at sa Twitter naman at I Love Taguig 1. Patuloy ang pamahalaang lungsod ng Taguig sa mabisang tugon nito laban sa pandemya, ngunit pinapaalalahanan ng bawat mamamayan na gawin ang kanilang parte at sumunod sa mga health at safety protocols upang maiwasan ang paglaganap ng sakit at makatulong protektahan ng bawat mamamayan sa ating lungsod. Palaging magsuot ng tamang face mask at kung kinakailangan magsuot din ng face shield. Panatilihin ang isang metrong physical distancing, maghugas at magdisinfect ng kamay at iwasan ang mga matataong lugar. Ang Taguig Green ay laging nakahanda para sa inyong mga concern ukol sa COVID-19. Narito ang ating hotlines na patuloy na naglalayong harapin at sagutin ang inyong mga katanungan. Maaari lamang tumawag sa telephone number na 8789-3200 at mobile phone number naman na 0966-419-4510. Dagdag pa nito, may mga health center hotlines rin ng bawat barangay na naka-flash sa inyong screen na pwede ninyong tawagan. Pinaalalahanan ng Taguig ang mga mamamayan na bukas ang pagpaparehistro sa ating Taguig Registry for Access and Citizen Engagement o TRACE. Pumunta lamang sa trace.taguig.gov.ph, mga TRACE kiosk sa inyong mga barangay o sa pamamagitan ng house-to-house registration. Habang iniintay ang inyong kategorya na magbukas, ang TRACE application ay magsisilbing basihan para sa pagpapabakuna. Para naman sa mga latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari lamang bisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman ang ating official website na www.taguiginfo.com. Isang paalala para sa mga mamamayan na panatilihin pa rin ang pagbabayanihan sa ating lungsod habang tayo ay nasa ilalim ng General Community Quarantine Alert Level 2 o GCQ at sumunod sa mga alituntunin ng nasyonal at lokal na pamahalaan. Muli, ako po si SK Beng Maximo at ito ang Taguig City Daily Report. Maraming salamat po.